Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang mga live stream. Mga kabatas natin, salamat din po sa pag-aantay. Pasensya na kayo. Kasalanan ko ito kasi nga ho, galing ho ako sa isang meeting. Valentine's Day pala. Sobrang traffic. Pero nandito na po tayo mga kabatas natin and we have a very special guest. And I apologize to my special guest din. Nakausap ko na siya backstage, mga kabatas natin. And I guess every one of you know already who is our special guest for tonight. Hindi ko na ho patatagalin, mga kabatas natin. There's a lot to talk about. Nabasa nyo na rin siguro yung title. Nakita nyo na rin ho yung thumbnail. So, ladies and gentlemen, please... for the very first time, no, nauna pang lumabas si Ma'am Grendy sa ating channel, samantalang mas matagal nating kilala itong si no other than Miss Julie Licop. Ladies and gentlemen, it's our pleasure po. Hello po. Hello, attorney. Yes, hello po, Ma'am. Kumusta po kayo? Ito po, mabuti naman. Yan. Unang-una ho, no, bago ko umpisahan ho yung mga katanungan sa inyo po, may mga bagay lang ho sana akong ikaklaro muna. Unang-una ho, alam nyo naman, at ito yung sinabi nyo rin sa akin noon, na kapag lumabas ho si Grendy, meron talagang positive at saka negative na makukuha. Makukuha tayong mga reactions sa kanya. And thankfully ho, marami naman positive. Mas konti yung negative. Tapos, meron din ho tayong nakuha kasi ng mga comments. I guess, parang pinakalat ng mga trolls ito. Na parang sinasabi ho na parang part of... O kaya, yung dinanas daw ho ni Grendy ay... majority daw ay kasalanan nyo. We want to assure you po na dito sa batas natin, we are very thankful to you ho for raising such a very strong, independent, wise, kind, morally upright woman like Grendy po. So, we will start with the applause po tonight. Maraming salamat po for raising such a wonderful person. Thank you po, attorney. Thank you. Yan. Ngayon po, bago tayo magsimula, kasi nga ho, napanood nyo naman ho yung ano, di ba, yung interview? Opo. Napanood ko ilang beses yun sa lahat ng mga ano ninyo, mga kasama sa nagbablog na ano, mga kakampi ninyo. Ngayon po yung ano po, nung... na nag-usap po tayo kasi kanina, sabi nyo, na-shock ho talaga kayo. Kasi ang dami pong hindi sinabi si Grendy na revelations. Mm-hmm. Oh, sorry. Marami siyang hindi sinabi sa inyo na lumabas dun sa mga revelations niya. Bago ho tayo tumungo doon, gusto ho namin muna siguro malaman kung paano nyo ho pinalaki si Grendy. Kasi alam ho natin na you started off as a single mom. Before ho dumating si Sir Joe, you started off as single mom. And everyone who grew up with a single mom know how difficult it is to raise a family kung saan hindi ho siya kompleto. So pwede ho bang bigyan niyo ho kami ng overview o kaya payo din dun sa mga tao who are raising single alone their children? Being a single mom po kasi hindi talaga easy. Alam ko yung mga single mom makaka-relate sila tungkol dyan. Nung lalo na kung ang parents mo, nakatira kami sa parents ko, na wala talaga kayo, walang-wala kami. So raising her, nagtrabaho po ako sa Bukid, but maraming trabaho sa Bukid dito sa amin sa probinsya. Sugarcane, palay, halos ginawa ko po lahat yan. Yung sabihin po rin yung pangalap ng ano, pagtatrabaho sa ano, sa Bukid dito sa plantation kasi ito ng mga kino, sugar canes. Tapos marami palayan din. So, pero hindi man sapat kasi nga ang sweldo magkano lang.
So kung may anak ka, talagang kulang. At least may ang tatay ko, madalas siya ang nagsusuport ng gatas. Lagi siya pag nagsweldo siya, sinisiguro niya may gatas si credit. Ang sinususo niya noon, milkmaid lang. Kasi hindi namin ma-afford Okay. ang mga formula ganon. So there's a time na wala talagang gatas, ano lang, yung yung pamilyar kayo sa attorney, yung Opo, kanina opo. at saka sugar. Ah, Sa tatlong naggaganon din ho kami noon. pero hindi po siguro ninyo sinususo. So, Yung siguro sa akin hindi ko malaman, pero yung mga kapatid ko noon, minsan binibigyan din sila ng gano'n. Linalagay ho sa ano, bote, sa bote. sa bote, oh. So, ganun lumaki si Grant kasi there's that one time na kailan hindi ko malilimutan na umiiyak siya. Dahil nga maghapon yun ang sinususo niya. So siguro yung bata Opo. naghahanap siya ng gatas. So it was late evening. Umiiyak na rin ako kasi wala akong magawa. Yung ng kapatid ko, 15 years old, pumasok, narinig niyang umiiyak yung pamangkin. So sinabi ko sa kanya, sumususo yung pamangkin mo all day, sabi ko, kasi wala siyang gatas. So lumabas siya, he's only 15 years old. So nang gising ng kapitbahay nga namin at nangutang siya ng ng milkmaid. So nung umuwi siya, sabi niya, pasuin mo yung pamangkin ko, sabi niya, para hindi siya umiyak. So ginawa ko naman yun at tanahimik naman si Randy. So nung mahigit 1 taon siya, siguro a year and a half, yun, nag-decide kami yung tatlo kong kapatid na magpakasakali sa Angeles. So, nagpahan kami ng Opo. bahay. Ang parents ko, wala silang pera, pero nakabenta sila, nagbenta sila ng kalabaw. Kaya may pera sila. So, nanghiram kami ng pera para pangupa sa bahay. So, kami ng tatlo magkapatid, ako nagbabayad ng apartment. Tapos yung isang kapatid ko, kuryente, yung isa pagkain. So, nagtulong-tulong kami. Si Grandy, nanatili siya dito sa probinsya sa parents ko at saka yung isang kapatid ko na dalaga ang nag-alaga sa kanya. At weekends, binibisita nila ako. Pupunta sila doon. Pero later on, kinuha na namin siya kasama yung isang kapatid ko na nag-aalaga sa kanya, which siya pa rin nag-aalaga pero nasa apartment na lang siya. Mga ilang taon ho siya niyan? Nung makuha ko siya, siguro magsi-seven siya. Magsi-seven siya. Nakilala ko na si John noon eh. Kasi siyang nagbayad Nung ng... 7 years old po si ano si Grandy, nakikita niyo na rin ho siguro yung personality niya. Anong klaseng bata siya? Tahimik, madaldal, maingay, masayahin? Tahimik siya. Maano siya, yung very intelligent. Bata pa siya, matalino siya. Alam niyo, Kasi halatang halata ho talaga na matalino siya eh. masipag siya mag-aral. Maniwala kayo, attorney, kahit pinsan din nagpaturo sa akin si Greg sa pag-aaral. Wow. Mahilig talaga siya sa nung nasa high school siya, middle school, through high school. Kasi sa US kung saan kami, sa Midwest, basta every quarter, pag yung mga top of the list on the school, nasa newspaper ang yan. Ang anak ko, lagi siya nandyan. 3.8 to 4 Wow. point average ang niya. Kaya talagang siya. Pero wise at the same time, kasi naalala ko, naglalakad kami sa Angeles noon, ewan ko kung ano binili namin. Hindi ko siya nabilhan ng mga laruan kasi walang pera. Pagkatapos naglalakad kami, sabi niya sa akin, may nakita siyang manika eh. Ma, sabi niya, ang ganda no, no. Eh, wala akong pera, Tony. Sabi ko, sana po, anak, wala tayo talagang pambili niyan. Sabi ko, alam mo, Tony, kahit minsan after that, hindi na siya, Hindi na siya hindi, nagpabili. hindi siya nagpabili at hindi siya naghanap ng kahit Wow. tapos, maano siya, yung parang matandain kasi
nagpabilis siya sa akin ng alkansya, di susi. Aba. Tapos pag may nakuha siya mga pera sa mga kapatid ko, tinatago niya doon. Sandali ho muna, doon muna ho tayo doon sa ano, doon sa hindi siya nagpabili. Kasi alam niyo, parang napakagandang treat talaga ho nung, ni Grandy yun nung bata siya. Kasi halatang halata ho na sobrang concerned ho siya sa inyo. Na alam niya ho na kapag nagpapabili siya sa inyo, eh nagkakaroon din ho kayo ng parang hindi magandang feeling na hindi nyo na ibibigay ho sa kanya yung mga gusto niya. Kaya ho siguro hindi niya na inulit na magpabili sa inyo ever again. Kasi attorney, yung masakit para sa ina na kahit minsan hindi ko siya nabila ng isang laruan. Tapos minsan lang siya may makita, hindi mo man siya mabili. Kasi siguro na alam niya na naghihirap din kami noon. Pero maano siya talaga yung parang matandain siya sa mga hirap. Kasi yun nga, marunong siyang, even now, magaling siya sa pag-iipon ng pera. Dahil siguro naranasan niya na bata pa lang siya, nagtatrabaho na siya. Dahil nag-start siya magtrabaho, attorney, sa totoo lang. Maybe 13 years old eh. Wow. 10 hours a week. Nasa middle school siya, 10 hours a week, para makaipon siya, pambili ng kotse. Kasi doon, nag-start sila mag-drive sa US ng 16. Mm-hmm. Eh, hindi naman namin siya mabili ng kotse, you know, kahit na second hand lang. Dahil nga, hindi man, okay lang ang buhay namin doon. Hindi naman kami sumasal sa oras. Pero wala naman kami extra pera para ibili yung kailangan niya. So, ang ginawa niya, masabi niya magtatrabaho ko para makaipon ako ng pera pag, sabi niya, pag 16 na ako, makabili ako ng kotse. So, nagawa niya yun, yung 50%, kinukuha niya yung 50% na pupunta sa banko. Hanggang 15 and a half, nag-aral siya ng driving, and then before 16, nakuha niya yung license niya. Pagkatapos, pero nabili namin yung kotse, 15 and a half siya sa pera niya, sa pawis niya. Wow. Itong mga panahon na ho ito, nung sinasabi niyo yung 15 na siya, may idea na ho ba siya kung sino yung tatay niya? Nakilala niya si Rafi, more than 13 years old siya. So, paano niya ho nakilala? Nung pumunta kami, ang nanay ko, yung nga nakita niya si Rafi sa TV, tapos sinabi ko sa kanya, kasi tatay nga niya dahil may karapatan siya malaman. Ayaw ko naman itago sa kanya yung katotohanan na buhay ang tatay niya. Ayaw ko ma-miss out niya yung opportunity na ma-meet niya yung tatay niya. So, sinabi ko sa kanya, ang request niya ay makita yung makilala ang biological father niya. So, may clarification lang ho, Ma'am Grandy, may clarification lang ho sa siguro akong i-interject dito. Kasi maraming nagsasabi daw ho na tinago niyo daw ho talaga kay Grandy kung sino yung tatay niya. Pwede ho bang pakiklaro na nung nalaman niyo ho ba na buhay yung si Rafi Tulfo, talagang sinabi niyo na ba o paano ho ba nangyari yon? Sinabi ko agad sa anak ko. Kasi katulad ng sabi ko, she loses so much time already na hindi niya kilala yung tatay niya. Kasi nga, ang alam ko, patay na si Rafi dahil bigla na lang siyang naglaho. So, nung sabihin ng nanay ko yun, sinabi ko kay Joe muna. Sabi ni Joe, maganda raw talaga nung sabihin ko kay Grandy dahil may karapatan siyang malaman. So, the next day, talagang sinabi ko sa kanya. So, nung ang request niya makilala ang tatay niya, pumunta kami, alam mo na sa US, mga credit cards. Nangutang kami ng pamasahe, papunta rito. At sa tulong ng kapatid ko, tsaka yung hipag, yung bayaw ko, kasi marami kilala yun, na ano namin, na track down namin si Rabi sa Channel 4. Pero gusto ko rin malaman ng mga tao, ito sa mga interview ko, maraming nagtanong na, hindi ko tinago si Ray Grandy kay Rafi, not even once. Kami ang dahilan kung bakit nakilala ni Rafi ang anak niya. Dahil ang anak ko, gusto siya makilala. Alam ko, nung tinira ako ni Rafi sa kanya programa one time,
na naghihikaw siya, kaya nagpa, ano yan, iniwan ko siya para makasalap kay Joe or makapunta ako ng US. Ang katotohanan niyan ay wala sa mga sinabi ni Rafi. Dahil lahat ng sinabi ni Rafi doon, ang totoo lang doon ay yung may anak kami. Pero hindi rin niya sinabi na kasal kami doon. Hindi ko iniwan si Rafi, siya ang nag-iwan sa amin habang buntis ako. Paano siya ba kayo iniwan? Ano po yung circumstances surrounding that? Bigla na lumuhubad siyang umalis? Okay. Buntis ako ng 3 months. Nagtatrabaho siyang DJ dito sa Tarlac. Pero before that, nagtrabaho siya sa Manila, sa Guadalupe. Makati, sa Guadalupe siya nakatira. Kasi yung tatay niya, mayroon silang, parang isang, yung isang lugar na may mga bahay, ang tawag doon? Yung may mga bahay sa lugar subdivision? Siya. Hindi. Parang yung mana nila, tapos ng yung mga kamag-anak. Parang compound. May compound sila. So ang tiyahin ni Rafi doon, kapatid ng tatay niya, yung nakitira kami doon, tapos si Ate Corazon, ang asawa naman noon, kapatid naman ng tatay din ni na Rafi. Ngayon, opa, doon nakikitira si Rafi habang nandito ako sa probinsya. Tapos nag-apply si Rafi ng trabaho dito sa Tarlac, which natanggap naman sa registration. Magandang boss ko si ni Rafi eh, magaling siya. So yung manager ng local station sa Isabela, inalok siya ng trabaho. More than yung kita niya dito sa Tarlac. So nag-usap kami dahil nga lumalaki yung pamilya namin, magiging wise kami na tanggapin niya yung offer dahil yun na nga, buntis ako. 3 buwan na ako naman nung umalis siya. So ang usapan namin, maghahanap siya ng apartment sa Isabela at susunod ako. At okay, in the meantime, uuwi siya every month para nakikita kami kasi malayo ang Isabela. So minsan lang siya a month lang po siya umuwi? Minsan lang siya umuwi ng 1 month. Once a month. Okay, sige. Yung pangalawa, bali mag-5 buwan na ako noon, hindi siya umuwi. So ako ang pumunta ng Isabela. 12 oras. Malayo sa bus. Yun nga, sa Isabela doon, maganda kasi hindi pa siya developed noon along the highway. Wala man yung registration doon, walang gaano building doon. Yun, doon nag-away kami dahil yung dating boss ni Rafi, yung asawa niya, pinakita sa akin ang picture ni Jocelyn. Ngayon, yung dinatnan kong DJ. Okay, ma'am, sandali po. Para lang maklaro po, no? Ito, may tanong si Teacher Mark. So, alam po ni Rafi Tulfo na 3 months kayong buntis nung nagtrabaho siya doon? Alam po niya, Teacher Mark. Kasi, nung pumunta ako ng Isabela, 5 months pregnant na ako. 5 months pregnant na. Okay, sige, tuloy po natin doon. Yung kay Jocelyn po. So, tinanong, nung dumating ako, ang nandoon ay Lady DJ. Ngayon sabi niya sa akin, nakita niya na buntis ako. Ikaw pala yung asawa ni Rafi, sabi niya. Sabi ko, opo. Sabi niya, halika dito sa loob ng booth kasi mayroon sila yung parang entrance. Pagkatapos, yung booth nila nasa kabilang ng hallway. So, binuksan yung pinto, kumuha ng stool. Sabi niya, maupo ka rito, magkwentuhan tayo. Magkwento naman siya. So, marami ako nalaman sa kanya. Ang tanong ko, bakit hindi umuwi si Rafi yung last month na yon. Ngayon, sabi niya, alam mo, sabi niya, ang asawa mo, number one na tao siya ni Mayor, sabi niya sa akin. Nagwawaldas ng pera. Kasi ang nakukuha ko lang sweldo ni Rafi, yung sweldo niya sa station. Yung pera sa commercial, wala akong nakukuha kahit 5. Pero mas malaki ang commercial kesa sa sweldo niya. Kaya talaga hindi kami naghihikahos. Okay lang kami. So ngayon, sabi sa akin ng Lady DJ, alam mo, sabi niya, nagwawalis ng pera rito ang asawa mo. Sabi niya, 1,003 to 1,005 a month. 1,008 a month. So 1,003 to 1,008 a month pesos. In 1984, 83, malaki na yon. Kasi
7 pesos lang ang dollars eh, dahil yung kapatid niyang nasa US, tinutulungan kami noon, nagpapatala siya ng $100, ang 100 ay 700 pesos. Kaya alam, tandang-tanda ako kung magkano ang pesos noon sa dollars. So, marami siyang kinuwento. Kabilang nga yung naniligaw siya sa kay Jocelyn. So, siguro nandun ako mga 20 minutes, yung telepono nag-ring si Rafi, ang nasa kabilang linya. Tapos, sinabi ni nung Lady G, nakalimutan ko rin pangalan niya eh, na nandun ako. Sabi niya, pwede ko siya makausap. Tapos, kinausap ako. Sabi niya, nandiyan na ako maya-maya. Wala pa siyang, what, 3 minutes, nandiyan na siya, may nakatricycle. Pero ito, at ito po ba, alam po ba ni Rafi Tulfo na pupunta kayo sa Isabela o sinurprise niyo siya? Surprise. Hindi niya alam. Sinurprise. Okay. Mm-hmm. Sige nakatira, po, pakituloy po. Nakatira siya sa radio station. May 2 kwarto sa itaas ng radio station. May 2 ano doon na higaan. Ang may karumate siya doon ng boss niya, yung nag-over sa kanya ng trabaho. So, dinala niya ako sa itaas sa kwarto. Tapos, tinanong ko kung bakit hindi siya umuwi. Ang sabi sa akin, wala siyang pera. Alam ko na yun na sasabihin niya walang pera dahil, di ba, ang tao pag ayaw, lagi may dahilan. Di ba sabi nila, pag ang isang tao, ayaw, may dahilan. Pag gusto, tama po. May paraan. May paraan. So, sinabi ko sa kanya, narinig ko, sabi ko, ang commercial pera mo na nakukuha, binawaldas mo lang dito. Gabi-gabi nandiyan kasama mo si Mayor. Nagalit siya. Kasi si Rafi ang ugali niya, pikon. Pikon si Rafi. Hindi siya... Mukha nga po. Ay, number one. Kasi madali siya maasar. So, nagalit siya sa akin. Kanino ko daw nalaman? Sabi ko, tapos sabi ko, hindi na importante kung kanino ko nalaman. Ang importante, alam ko. Tapos sabi ko, tapos may nililigawan ka raw rito ng Jocelyn Pua. Sabi ko, anak lang mga mayayaman dito. So, syempre, dininay na yan nung ano ko, di ba? So, nung dininay niya yun, nag-away kami, hindi niya, ayaw niyang aminin, syempre, sisisihin niya yung boss niya kasi kinukuha, akong, pag kinukuha ko yung sweldo niya, doon sa boss niya, sa asawa ng boss niya. So, sinisi niya yung asawa ng boss niya na kung ano-ano sinasabi sa akin. Tungkol kay Jocelyn. So, gusto niya, tumawag si Mr. Biduya sa misis niya para tanungin kung siyang nagsabi. Eh, ang pinakita sa akin ni Mrs. Biduya, picture ni Jocelyn. Pero ang talaga nagsabi sa akin sa relasyon ay yung dinatnan kong DJ sa DJ Isabela. So, hindi nalaman ni Rafi, binlame niya yung asawa ni Mr. Biduya. Tapos, umalis ako maagang maaga, siguro 4 o'clock in the morning. Hindi naman siya sumunod, yun ang huli kong pagkikita sa kanya. Every month, ano yun eh, mga bear na yun eh, yung September, October, mga ganun. Ngayon, patuloy ko pa rin kinukuha yung sweldo niya, every 2 weeks ang sweldo niya, dun sa asawa ni Mr. Biduya. Siguro nakatatlong sweldo ako, nung pang-apat, wala na akong makuha. So, umuwi ako. Bakit daw po? Wala na daw si Rafi sa Isabela, sabi nung asawa ng boss niya. Sabi ko sa sarili ko, anong gagawin ko ngayon? Sabi ko, mga anak ako, wala akong pera. So, syempre, umuwi ako. Malungkot ako, umiiyak. Tapos ang nanay ko ay wala na rin ako pala pambayad sa ano sa inupahan namin sa Tarlac na nangungupahan kami doon. So umuwi ako dito sa probinsya, sabi ko kay nanay, "Nay, uuwi ako dito," sabi ko, "kasi wala na akong pambayad ng apartment." Sabi niya, "Bakit? Akala ko ba yung sweldo ni Rafi kinukuha mo?" "Opo, pero wala na daw siya doon eh, wala akong nakuha ng pera kahapon," sabi ko sa nanay ko. Habang buntis po kayo niyan, di ba po? Buntis po ako noon. Siguro, I would say, mga ano yun, mga October, November. Ngayon, nag-arkila ako ng, binigyan ako ng pera ni nanay, nag-arkila ako ng tricycle. Kasi konti lang naman gawin namin eh. Kasi partially furnished yung inupahan namin.
So yung mga gamit na personal lang ang inaakot ko dahil wala pa bayad ng apartment. So then, yung buntis akong noon, wala akong ano, wala akong income. Nahiya. Alam mo, attorney, yung pagkapahiya ko sa parents ko nung umuwi ako, hindi ko sila matingnan sa mata kasi pangarap ng parents natin magkaroon ng magandang buhay ang mga anak, lalo na pagkakasama, di ba? Tama po. Parang failure ang naramdaman ko na yung nakakahiya. Kasi back then, hindi pa uso yung walang asawa, buntis ka, ganun. Yung mga single mother, hindi pa ho ano yun. Hindi pa hindi katulad tingin sa kanila nun. Opo, hindi katulad talaga ngayon na talagang kaya wala kang asawa, dalaga ka, buntis ka, okay lang. Back then, nakakahiya na mayroon ka, buntis ka, wala kang asawa. So, wala naman magawa ang parents ko, syempre anak nila ako. So, kung ano man, nag-iipon ako ng konti-konting pera kapag may naglilinis ako ng bahay, ganun. May konti akong pera, nagtatabi ako para pag nanganak ako, bumibili ako ng mga gamit ng bata, may isa-isa para kumpleto pag, ano, pag lumabas siya. So, ayun, nung manganak ako, back in my mind na uuwi si Rafi, na makikita niya yung anak namin, uuwi siya, na matutuwa siya. Pero naghintay ako, wala, hindi siya dumating. Isang taon, mahigit, wala. Wala. Hinanap niyo po ba siya? Attorney, ni pambili ng gatas ng anak ko, wala. Wala pa. Galing dito sa probinsya, sasakay ako ng tricycle. Ewan ko kung magkano, 10 piso ang tricycle noon. Ngayon kasi, ano na ang tricycle ngayon eh, 200 na pag lalabas ng tricycle. So ang 10 pesos na yun, siguro ganito na rin nakamahal ngayon noon, yung 10 pesos is 200. So bago ako lumabas dito, attorney, mag-aarkila ako ng tricycle tapos mag-jeep. Pero wala akong anong hanapin si Rafi noon. Wala akong means na makita ko siya dahil important sa akin yung anak ko na bumili muna ako ng gatas niya. Pero nung mahigit sa taon siya, nung nasa Angeles na kami, nakaipon ako ng pamasahe papunta Manila. Inanap ko siya doon sa auntie niya, kay Auntie Corazon. Ilan taon na ako si Grandy nito? Siguro 1.5-2 years. Naglalakad na siya eh. Okay. So, hindi siya lalampas ng 2. Tapos sabi sa akin ni Auntie Corazon, wala siyang balita kay Rafi. Ngayon, naisip ko, through this, yung nangyaring ito sa amin, itong mga paghahalungkat ko ng mga bagay-bagay kay Rafi throughout, na nawala siya. Yung mga anak ni Auntie Corazon nasa US, ang mga tulpo, hindi very common ang pangalan na yan. Ngayon, nakita ko ang daming mga tulpo halos magkakasama sa California, Nevada, halos sila nandoon. So kung hindi man alam, totoong hindi alam nung auntie ni Rafi kung nasaan siya, yung mga anak niya, alam ko alam nila. Ang nanay niya, na-meet ko siya minsan sa Camp Cramis. Binisita yung kapatid niya na ang asawa noon ay si General Alexander Aguirre. Tapos na-meet ko siya eh. Sabi sa akin, in-insult pa ako eh. Hindi ka kagandahan, sabi niya, pero may nakita maganda sa iyo ang anak ko kaya pinakasalan ka, sabi niya. So minsan lang siya yun kasi nabakasyon nga lang dito kasi lahat sila scatter sila dito sa ewan ko, karamihan may sa Palawan, sa US, may sa Maynila. Si Ramon Tulfo, nakita ko siya minsan, dinala ko ni Rafi. Well, dalawang beses sa WPD dahil kumukuha siya doon ng mga news dahil sumusulat siya sa newspaper. Tapos dinala ko ni Rafi sa bahay nila somewhere in Quezon City. Hindi ko na alam kasi nakasakay kami ng sasakyan ni Ramon noon. So,
paano ko makita ang mga kamag-anak ni Rapi? Saan ako magsisimulang hanapin? Sumulat ang Bible, bumalik ang sulat ko, unopened. Ang anak ko, lumaki siyang very smart kasi may pagkaano siya eh, yung anong tawag doon, malisyosa ba? Kasi sabi ng nanay ko minsan, apo, anong gusto mong ulam natin ngayon? Sabi niya. Tinanong yung anak ko. Kasi unang apo si Grandy eh. Kaya maraming, ano, marami siya mga tita tsaka tito na nag-aalaga sa kanya. Sabi daw ni Grandy, gustong-gusto niya yung tuna yung nasa, ano, nasa lata. Lata, Tuna Lola, yun ang gusto kong lamin. Sabi raw ni Lola, eh wala tayo noon anak eh. Ay, wala tayo noon apo, sabi raw niya. Si Lola, nagtatanong pala, tinatanong kung anong gusto ko. Sabi ko, yun, wala naman pala, nagtatanong ka pa. Tawa to ni Lola niya, kwento sa akin. Napatawa. Eh, siyempre, no, bakit ka naman matatanong, wala naman pala. Sabi ko, hindi ko malilimutan, hindi ko malilimutan yun. Ilang taon lang siya noon, what, 3-4 years old. Pero, nung 5 years old siya. Ano? Tapusin nyo muna siguro natin yung paghahanap nyo po kay Rafi Tulfo. Ano pong kinahinatnan po nun? Hindi ko nakita dahil ang sabi sa akin ni Mr. Viduya, the last time na pala pumunta ako sa kanya, siguro hindi pa ako nanganak. Pinuntahan ko siya. Tinatanong ko kung nakita siya. Kasi sinabi niya wala na si Rafi sa radio station. So bumalik ako kay Viduya. Ang sabi niya sa akin, nakita niya si Rafi binugbog ng 4 na katao, isinakay sa van. So yun ang huling balita ko na sabi ng boss niya. So ngayon, nung maano ko yun, anong magagawa ko, sinakay, ewan ko kung saan dinala, sabi ni Mr. Duduya. Parang kinidnap ho, parang ganun. Parang ganun. Kaya nung mag-file ako ng presumptive death, yun ang sinabi ko doon sa abogado, yun ang final niya, kaya na-approve siya, mabilis siyang na-approve. Dahil yung ano ng trabaho daw niya ay delikado. Kaya laging nasa pangalibang buhay ng mga yan. Kaya na-ano siya na-approve ng hukuman yun. Okay, so balik na po tayo kay Grandy. Ngayon po, yung sinasabi niyo na mga, ano, mga ugali ni Grandy. Parang piloso pa, ganun. Ayun, yun ang tamang words. Ano siya, very malihim po siya, attorney. Totoo yan, naranasan ko ang kanyang mga paglilihim. Hindi siya very open sa, ka-even now, marami siyang, very private person siya. Noong malaman niyang nakikita silang mag-ama, hindi ko naman pinag-uusapan kasi si Rafi dahil masakit sa akin. Dahil sa mga... Pero pag ano po ba, siguro subukan ho natin alalahanin ho yung unang pagkikita nila. Pinaalam ho ba, sabi niyo po kayo po yung nag-initiate po noon? Nung pagkikita nila. So hindi niya po kasi alam na buhay pa yung kanyang tatay. Pero alam niya na po natitignan niya yung kanyang tatay nung pupuntahan niyo po sila doon. Tama po ba? Hindi. Sinabi kong nakita ni Lola ang tatay niya, buhay siya. So nung umuwi ka ng Pilipinas, pupuntahan namin ang tatay niya para makilala siya. Yun ang ano namin. So pumunta naman kami sa Channel 4. Yun nga, nakita sila mag-ama. Kamukha niya attorney. Kaya di ba sabi ni Rafi sa akin, no need for DNA dahil carbon copy niya yung anak niya. So, even back then, inaccept ni Rafi si Grandy dahil kamukha niya. Totoong ang sirab ni Grandy nung makita niya ni Rafi si Grandy, masaya-masaya siya. Tama kasi po. Yung kapatid sinabi ho ba sa inyo yon? Pagkatapos po nila magkita, nag-usap ho kayo, sinabi po ba ni Grandy sa inyo yung saloobin niyang yon? Hindi. Hindi. Basta nakita ko silang dalawa, masaya sila. Kaharap ko sila, talaga yung parang nabunutan sila ng tinik. Parang yung nakadagan, may nakadagan na isang bagay sa'yo tapos parang nawala. Ganon. Yung parang magaan ng... Kasi nag-union si Rafi, sabi ng kapatid ko, tignan si Rafi, ang saya-saya niya kasi na-meet niya yung anak niya. Pero I was hoping
yung panahon na yon na magpatuloy yon. Every 2 years, umuwi kami ng anak ko dito sa Pilipinas. 3 weeks kami, most of the time po na uwi kami. So every 3 weeks, pagbalik namin ng US, ang pinagtataka ko, bakit si Rafi hindi tumatawag sa anak niya? Opo. So inisip ko, sabi ko, baka tumatawag, baka hindi lang siya nagsasabi ang anak ko. Pero hindi naman siya nagsabi na hindi tumatawag ang tatay. Pero alam ko hindi tumatawag si Rafi. Holidays, birthday, Christmas, wala. Uwi kami every 2 years. Tapos mag-spend time siya sa tatay niya. Ang alam ko, yun, nag-check-in siya sa hotel. Yun lang ang alam ko. Pero hindi siya inuwi doon sa bahay nila. So, nangyari yun ilang beses. Minsan, ang sabi sa akin ni Grandy, nasa college siya eh. Masabi niya, may sasabihin ako sa iyo. Sabi ko, ano yun anak? Ay, baka magalit ka eh, sabi niya, tungkol kay Rafi. Sabi ko, patak magagalit, sabihin mo na. Ay, kasi magagalit ka, sigurado ko. Sabihin mo na nga, ngayon nagagalit na ako kasi hindi mo sinasabi. Sabi kasi raw ni Lizelle, humingi siya ng pera kay Rafi. Ang sabi raw ni Rafi, wala siyang pera dahil kababayad lang niyang tuition ng anak niya. Si kay Grandy. Anak niya rin ho kay ano yon? Anak niya rin ho kay Rafi Tulfo, itong... Ano? May anak siya kay Rafi Tulfo, si Lizelle. So ngayon, sabi ko kay Grandy, napakawala nga naman ng tatay mo yan. Sabi ko, hindi na nga siya nagbibigay kahit isang single para sa pag-aaral mo. Tapos, siya pang mag-claim na nagbabayad siya ng tuition mo. Sabi ko, kasi daw wala siyang pera, kaya nagdadahilan yata siya kay Lizelle na ba't wala siyang pera, sabi niya. So, sinabi niya, sabi raw ni Lizelle, siya pa lang nagbabayad ng pag-aaral niya. So, siyempre nagalit ako dahil hindi naman totoo. Dahil, ang nakita ko kasi kay Rafi, although nawala siya ng maraming taon, nung makilala niya ang anak niya, ngayon, parang ngayon, mahilig siyang mag-claim sa mga bagay na hindi niya ginawa. Gusto niya siya ang bida, ganun. Yun ang nakita ko sa kanya. Kasi nakita ko eh. Kaya yung mga tao, mga Pilipino, sinasabing kakampi nila siya dahil ano yung tawag doon, nagmamalasakit sa mga pobre, kapuspalag. Hindi yan totoo. Dahil kababalik lang niya sa buhay ng anak niya, tapos ikiklaim agad niya na siyang nagpapaaral sa kanya. Gaano ka kababaw na, gaano ka, anong tawag doon, he can stoop so low para lang ma-credit niya yung bagay na hindi siyang gumawa. Tama. Napakayabang. Nabanggit niyo yung napakayabang na yan. Kilala niyo po siya noon, meron na ho ba kayong nakikita na mahilig talaga si Rafi Tulfo sa mga material na bagay, especially sa mga mamahaling bagay? Kasi meron mga taong ganun na kahit wala ho silang pera, makikita nyo ho na ang gusto nila yung mga branded na gamit, na damit, makikita nyo na napaka materialistic nila. Meron na ho ba kayong nakikitang ganun o wala pa pa noon? Well, alam mo, attorney, sa totoo lang wala. Noon kasi, nung lumipat kami ng upahang kami ng bahay, nagpadala si Joseph ng $100, 700 pesos, malaking bagay na yun noon. Namili kami mga bagay na kailangan namin. Walang damit, puro mga kung anong kailangan namin sa apartment. Pero hindi siya nag-ano ng mga mamahalin na mga ganyan. Wala. Kung ilan lang mga damit namin, okay lang kami. Kasi nga, hindi naman kami nagugutom. Yung nakunan ako noon, si Ramon, binigay niya ng pera si Rafi pa ilabas ako sa ospital. So may mga kapatid siyang tumutulong pag wala kami. May napupuntahan siya para tumulong sa amin. Kaya yung sasabihin niya nag-struggle siya noon, ewan ko kung talagang nag-struggle kami noon kasi... Mukhang kayo lang ho yata nag-struggle kasi siya parang naghanap siya ho ng ano eh. Nagtago siya. Totoo po. Nagtago siya. Umiwas ho siya sa mga mahihirap na panahon eh.
Kasi totoo po, attorney, kasi tingnan mo ang kwento ni Grandy doon sa isang girlfriend niyang estudyante. Pumunta ng banyo, iniwan niya, walang pamasahe yung bata. Ito ba, ito kasi ho, nung kinontak niyo ho ako kaninang umaga, very emotional ho kayo. Tapos sinabi niyo po sa akin na marami po kayong natuklasan na hindi pa talaga sinabi ni Grandy sa inyo. Isa po ba yung mga yan? So umpisahan ho natin doon sa mga nagulat ho kayo na mga revelations ni Grandy. Ano ho yung pinaka kinagulat niyo ho doon? Ang mga kinagulat ko doon, yung mga bagay na sinabi niya sa interview niya sa inyo, yung katulad yun, yung mga babae niya. Kay Lizelle, narinig ko na siya na may anak siya doon. Pero yung girlfriend niya, yung mag-check-in siya, tapos may kasamang girlfriend, hindi ko alam yon. Ang alam ko, chine-check-in niya sa Grandy sa hotel. Pero hindi ko alam na dalawang kwarto, tapos siya kasamang girlfriend niya. Kasi paano kung isipin na torn ni gagawin ni Rafi yun? Underage ang anak niya. Pagkatapos, ipapakita niya yung mga ganyang kalaswaang bagay sa babae yung anak niya. Teenager yung bata. Tapos tatayo siya noon. Yun na nga po. Tapos, yung ang sabi ng anak ko na parang siya pang may kasalanan na hindi nagre-reach out, hindi tumatawag si Rafi sa kanya o kung ano, na parang siya ang may kasalanan. So, the next time, I'll be good para pong ang nakuha ko sa anong kwento ng anak ko ano, sa interview niya sa inyo, parang siyang namamalimos ng pagmamahal sa tatay niya. Yun po ang nakuha ko. Tama po, actually. Kasi, ang bata-bata pa niya, iisipin niya, I'll be good para the way yung tatay niya hindi magalit sa kanya. Di po baka, dapat si Rafi ang magbayad ng mga kasalanan ginawa niya sa anak Tama. Niya dahil sa mga pagkukulang, sa pagkawala niya. Pero parang it's the other way around eh. Yung bata, exactly. Parang Tama. Siya ang sakit paging ganatorn eh. Parang naghihimot siya ng pagmamahal ng time ng tatay niya. Samantalang uuwi lang kami rito every 2 years. Magkikita pa lang tatay niya 4 or 5 times a week lang. So, nasa hotel lang siya para anong ginagawa niya sa hotel. Yung na-meet niya ang mga Tulfo, hindi ko alam na na-meet. Ang narinig ko kay Ben, yung pinuntahan niya si Ben, yung kapatid ko naman nagkwento doon. Madalas yung kapatid ko naman hindi nagkukwento. Yung lagi niya kasama yon, na na-meet pala niya ang tatlong Tulfo brothers. So hindi ko po alam yan, kasama yung mga girlfriend. Bakit mo ipapakita? Bakit mo isasama ang anak mo, kasama ang mga kapatid mo, na wala mga asawa nila, kasama mo ang anak mo, tapos mga iba-ibang babae ang kasama mo? Kasi bakit parang ho yatang ginagawa nilang alibay yung anak niyo ho. Anak, yun na nga po, attorney. Opo. Di po ba? Para hindi sila hanapin. Para walang magduda. Napakasama niyang ama. Anong tawag mo sa isang amang ganyan? Na walang delikadesa. Dahil pa yung mahirap na tao na kulang na lang ibigay, ano yun, magpakamatay para lang may pantustos sa pag-aaral ng anak o may pakain sa anak. Pero siya, bibigyan ng pan-shopping yung anak ko para lang hindi siya maistorbo. Anong klaseng ama yung ganyan? Anong pinakita niya? Tapos sasabihin ng mga tao, nakabawi yung anak, bumawi naman daw sa ibang tao. Eh bakit siya babawi sa ibang tao? Sila ba ang pinaggawa ng kasalanan ni Rafi para bumawi sa kanila? Wala naman yung obligasyon si Rafi sa kanila. Yun na nga po. And yet, nakatulong daw. Bakit yung anak niya hindi niya natulungan? Humingi ng tulong, minsan lang. Hindi naman siya humingi ng suporta. Nagpalit siya ng SIM. O anong klase mga tao? Alam mo, attorney, a lot of times na naisip ko, si Rafi, kung siya ang magiging leader natin sa Pilipinas, kawawa talaga tayo. Dahil hindi siya makikinig sa reason. Dahil siya ang...
dahil yung gusto niya ang masusunod. At saka pag ayaw niya ho, iniiwanan niya na lang. Yun ganun na, na lang po, ho. Yun hindi na ho po, siya, attorney. Hindi siya tumatayo sa responsibilidad. Attorney, si Celia Doña Amos, yung pinakasalan niya second wife, na pinakasalan na-meet niya niyo sa... Na-meet niyo po ba yan, si Celia, yung naging second wife niya, Celia Doña Amos, na, na-meet niyo po ba siya? Hindi ko na-meet, attorney. Hindi ko po siya na-meet. Pero ang tanong ko noon nga kay Renda, yung kaibigan ko nasa Canada noon na tumulong sa akin para lumabas ako. Nung malaman kong kasal siya dito kay Jocelyn, dito sa Pilipinas, kasi ang alam ko si Jocelyn ang babae pinakasalan niya sa US. Hindi ko alam si, hindi ko kilala si Stella Doña. Nakilala ko si Stella Doña nung nag-file ako ng bigamy. Nung mga kala ko ah, so akala nyo all the while, iisa lang yung babae. Yung pinakasalan si sa Jocelyn state. Lang. Opo. Wala akong alam na ibang Stella Doña. Ngayon, nung makita ko yung mga papel na yon, ang tanong ko ay, nung makuha ko yung mga si, marriage certificate nila ni Jocelyn dito sa PSA, ang tanong ko, sino ang pinakasalan ni Raph sa US? I-back up natin nung makita ko si... Makilala ni Raffy ang anak niya. Although sinabi niya sa akin noon na pumunta ng US, nagpakasal. Pero hindi niya sinabi sa akin kung sino. Ang sabi sa akin, nagsama sila 7 years. 7 years. So, 7 years, attorney. Nung umuwi dito si Raffy, 1991 nung umuwi siya rito, kasama si Jocelyn. May interview siya kay ano diyan eh, kay Davila, doon ko nakita. Sandali ho, para sa mga hindi ho nakakaalam, siguro linawin ho natin. Siguro yung timeline. Babalikan ho namin si Grandy mamaya. Dito muna tayo sa ano, doon sa mga alam niyo ho na pinakasalan ni Raffy Tulfo. So unang-una kayo po. Ako kasal ako 1982. Saan ho kayo kinasal? Dito sa Capas, Tarlac. Sa Capas, Tarlac. Church wedding po ba kayo? O... Hindi. Ano lang kami, civil. Civil wedding. Okay. So, nung kayo po, tapos nakilala nyo o nalaman nyo na may Jocelyn Pua? Nalaman tama ko po. May Jocelyn Pua. Tama po. Ako ito po ay nung buntis na kayo kay Grandy. Yes. Ngayon po, kailan ho pumasok si Celia Doña Amos? Iniwan ni Raffy, well, napagtagpik-tagpik ko ang kwento, attorney, ang story. Iniwan ni Raffy si Pua. Pumunta okay. Si Raffy sa US. Okay. Ayun. Alam niyo po ba kung kasal na sila dito o hindi pa? Kasal na po sila noon, attorney. Nalaman ko ito bago ako nag-file ng bigamy. Doon ko okay, nalaman, okay, pinakasalan niya po dito. That was in 2018. Ngayon, nung malaman ko ngang pinakasalan dito si Jocelyn, hindi sa US, ang tanong ko, sino pinakasalan sa US? Oh, so doon po ako naghanap. Kasi ngayon, napakadali nang maghanap ngayon ng mga mga history. Ngayon, may nakita nga ako itong Raffy Tanco Tulfo. Tapos Julie Lupto Tulfo. Kasal sa dito sa Tarlac, Philippines. Tapos sabi ko sa anak ko, sigurado ko siya yan. Tapos kasama ang nakita kong yun, yung divorce decree na fraud. Nagpalit ho siya ng pangalan. Tsaka pangalan nyo, pinalitan rin para ho mag-file ng divorce decree. Divorce. Mm-hmm. Para sa ano yung divorce decree na yun sa kasal nila ni Celia Doña Amos? Yeah, tama po, attorney. Kasi 10 days after yung ma-approve yung divorce, pinakasal siya kay Celia Doña Amos. Pero sinabi niyo ho, kasal din po siya kay Jocelyn Pua nung panahon na yun? Hindi po. Nauna si Celia Doña. Hindi pa. Nauna si Celia Doña. So, nung linawin lang ho natin. So, kayo muna. Tapos, na-meet niya lang po si Jocelyn Pua, pero hindi pa sila nagpakasal. Pumunta po tama siya po ng Amerika. Opo, tama. Tapos, pagpunta niya ng Amerika, pinakasalan ho si Celia Doña Amos.
Tama rin din po yun, attorney. Tapos, umuwi ko siya dito sa Pilipinas. Nagkaroon I ng divorce. I don't think so, attorney. Bago niya pinakalasalan si Celedonia, nag-file siya ng divorce para sa akin. Mm-mm. So, nung ma-approve yun, 10 days later, may question doon. I think na kwento ko na yun sa iyo, attorney. Di ba yung waiver na marami nagsasabi bakit wala ako natanggap na papel. Yung waiver tama, na kuha tama. Namin. This is last year nakuha namin waiver. Kaya hindi ko nakuha, pinadala sa Palawan. Sa Palawan nakatira sina Rafi eh. Ngayon, doon somebody signed my name doon. Tapos binalik sa Amerika. Okay. Kaya wala akong nakitang waiver. So ngayon, ang sabi ni Rafi, kasal siya kay Celedonia 7 years. Nagsama sila 7 years. So isipin mo, nagsama sila 7 years, attorney. Ang kwento ni Rafi, nagsama sila ni Jocelyn sa US. Ang bahay ni Rafi, attorney, tsaka ang apartment ni apartment ni Rafi tsaka apartment ni Jocelyn, parehong address, different pinto. Okay. Nakuha ko yung mga ano, nasa akin mga ano na yan, mga proof. So ngayon, attorney, umuwi sila dito. Si Jocelyn, umuwi sila. Ang anak niya, si Maricel, sinilang siya 92 eh, July. July 2, 92. Opa. So ngayon, kabisado niyo ho ah. Nasa akin mga ano nila, birth certificate, attorney. So ngayon, ang tanong ito ganito, attorney. Bakit pakakasalan ni Rafi si Jocelyn sa Pilipinas kaya tumira na sila sa US? Di ba maganda tanong? Kasi sa US may divorce, dito wala eh. Tama ho, tama ho. Alam niya kasal siya sa akin dito. Di ba? So sabi ko kay Renda, naniniwala ako si Rafi iniwan niya si Celedonia, hindi pa yan divorce. Umuwi dito para pakasalan si Jocelyn. Tama ako. Jocelyn. Hindi niya sino po si Renda? Si Renda Kaminsky. Yan yung taga-Canada na tumulong sa akin na number one tagahanga ni Rafi. So anyway, hindi niya dinivorce si Celedonia, attorney, until 2002. Kasal si Rafi sa amin tatlo all at the same time. Wow! Ngayon po, nung dinivorce niya, doon ho ulit sila nagpakasal ni Jocelyn. Tama hindi po, attorney. Hindi po. Pinakasalan niya si Jocelyn 93. June 24, 1993. Bakit alam ko ang month, attorney? Kasi birthday ko yun eh. Wow. Okay. Diba? Ibang klase. Tapos, okay. Tapos pakasalan niya uli 1995. Dito sa Pilipinas pareho. So, isa sa Isabela, isa sa Quiapo, Manila. Pero hindi siya nag-divorce. Ngayon ho, itong si Grandy ho, may binanggit siyang Lisel. Si Lisel. Na-meet niya si Lisel. Nung nag-file ako ng bigami kay Rafi, pinadala lahat sa akin ni Grandy ang mga katibayan, mga pictures. Kasi, attorney, hindi tayo nagsasalita na walang katibayan. Kasi, tama po. Kayo, abogado kayo, alam nyo ang law, maghahanap sila ng katibayan. Tama. Nung nag-file ako ng bigamy case kay Rafi, nag-back and forth kami sa mga, ano tawag doon, yung sasagot ka, sasagot siya, yung magpa-file ka. Sa prosecutor pa, preliminary investigation po. Ayun po, attorney. Sa preliminary investigation, no. Nilagay yung iba, nilagay ko doon na uwi rito si Grandy, tapos, you know, may kasama siyang yung si Lisel na may anak siya doon. So, of course, dininay ni Rafi yung doon sa mga papeles niya. Nasa akin, lahat siya nasa akin. Ngayon, sabi niya, bakit daw, kung mambababae siya, bakit daw siya mambababae, nandito yung anak niya. Gagawin naman daw niya yun kung wala rito si Grandy. So, tiyan ko nilabas, attorney, yung mga picture nila ni Lisel. Pictures na kasama si Lisel. Opo, tsaka kasama yung anak. Kasi nga, i-deny ni Rafi dahil sinungaling siya eh. Hindi siya lalaki dahil hindi niya anong tawag doon, tatanggapin yung mali niya. Hindi siya mag-apologize na nagkamali siya.
Never So na ma'am, makakapag. ibig nyo bang sabihin ho na doon sa preliminary investigation kasi sworn affidavit po yun eh. Ibig sabihin, kapag nagsisinungaling ka doon, pwede kang makasuhan ng perjury. So, ibig sabihin, nagsinungaling ho siya doon, tapos nagpakita kayo ng prueba na pinapakita nga ni Rafi Tulfo yung kanyang mga kabit doon kay Grandy. Pagkatapos ho ba nun, umamin na si Rafi Tulfo o nagmatigas pa rin? Hindi, attorney, wala, hindi umaamin si Rafi, hindi siya amin. Ngayon ho, itong si Grandy po, kapag ho nakikipagkita siya dun sa tatay niya, sa biological father niya, kay Rafi Tulfo, nakikipagkita siya kay Rafi Tulfo, tapos ganun po yung environment na sinasubject siya ni Rafi Tulfo, kapag ho, umuwi siya sa inyo, meron ho ba kayong naririnig sa kanya o wala. Kahit anong... So, wala in po. A sense, parang gusto niya rin hong protektahan yung kanyang tatay. Ganun niya. Po ba yun? Kasi po alam niya, magagalit ako. Alam po yun ni Grandy. Kasi parang kinampihan ng tatay or pinagtakpan ng tatay, ang tamang sagot, ang tamang salita ay pinagtakpan niya. Para hindi siya... Pinagtakpan ho. Para hindi, para sa mata ko siguro, hindi ako magagalit. So, ganun siguro. Mm. Pero, yun nga, after so many years na pagbabakasyon dito ni Grandy, tapos uumi siya doon, hindi man siya kukontakin. Imagine every year, even now, every year nasa California silang, doon namamas ko hanggang 1 month until after New Year. Hindi man lang niya tawagan yung anak niya, sabihin na pumunta doon para makasama siya ng holidays. Wala yun. Kasi nakita ko lahat ng mga ni Rafi sa anak ko, yung pagiging unfair niya sa mga anak niya. Ewan ko kung anong naging kasalanan namin, attorney, kung bakit ginanito niya kami. Isa lang ang alam ko, si Rafi, ayaw niya kaming lumitaw dahil makakasira kami sa kanya. Yun, alam ko yan, 100%. Actually, hindi lang naman ho kayo makakasira base ho sa mga naging babae niya. Siguro tumalun tayo kasi puro yung mga Valentine's Day eh. Kaya siguro pag-usapan natin yung isa pang babae. May kilala ho ba kayong Barbara Milano na artista? Nakita ko po yan kailan lang siya lumabas. Oho, nung panahon na yun ho, kasi alam na alam nyo po yung mga pangyayari doon sa, syempre, kayo pa rin ho naman yung tinuturing na legal wife kasi wala pa ho naman kayong annulment of marriage. Hindi ho pumasok sa radar nyo yung pangalang Barbara Milano. Base ho sa balita, 3 taon ho na naging girlfriend niya po. Ang totoo, attorney, during those time, ito, nung lumabas siya, ang sabi, 2002 ang relasyon nila, hanggang 2003, somewhere in there. Opo. Kasi attorney, nung nag-file si Jocelyn ng something marriage siya with children, hindi siya divorce, pero parang something about with children. Yung kapareho ng... Bausi? Hindi po. Kapareho ng pagpapile ni Rafi kay Celedonia para matapos na yung nila, yung kasal nila. So nagpile divorce, annulment, declaration of nullity? Hindi po. Yung family? Hindi ko matandaan. Pero yung kay Jocelyn may with children. Dahil may anak silang si Rafi na underage noon. I wish maalala ko yung exactly terms. Saan sila nag-file sa korte dito sa Pilipinas? Hindi po, sa US, California. Ah, sa US. Kasi ng address. So, nag-file si Rafi kay Celedonia 2002. Tapos, natapos ang kasal nila, yung marriage nila 2002 December. Si Puwa, nag-file siya the same year. I can't remember yung month, July, March, or Celedonia doon pumasok sa sinabi kong month. So nag-file si Jocelyn the same month, natapos din ang marriage nila ni Rafi, December.
2002. So si Barbara Milano attorney, nasa loob siya nung year na yon. Kaya ba nag-file si Jocelyn Puwa ng marriage, ng kasal nilang yun para matapos na yung kasal niya kay Rafi? Dahil ba doon niya nalaman si Barbara Milano? Oo nga, maganda nga kung ano yan. Magandang nandiyan hypothesis na yung mga, yan. Nandiyan ang mga ano, sagot o. Oo nga, no. Ngayon po, ano, itong si balik-balikan ho natin si Grendy. Balik-balikan ho natin siya. Ngayon po, nung sinabi nyo kasi na itong si Grendy very independent, tapos masikreto, hindi masyadong nagsasalita. So, pag ganun ho kasi yung mga bata, alam ho natin na ang dami hong kinikimkim na ano yun eh. Opo. Opo. Sa loob eh. Alam mo natin na gano'n eh. Ngayon po, pwede nyo bang ikwento sa amin kung paano yung naging relationship ni Grendy at saka nung kanyang, ano naman, yung kanyang tatay na si Joe po, si Sir Joe? Si Grendy, maano siya, katulad ng sabi ko, malihim. Mga bata, teenager, kung minsan, may ginagawa sila na tayong mga parents, tinatama sila. Si Grendy, very ano siya, very, ano bang yung exact term? Yung sensitive. Sensitive siya. So, kung minsan utusan ko siya, alam mo na yung mga bata, attorney, parang hindi ka naririnig, di ba? Ilang beses mo sasabihin or maglinis sa kwarto, i-ignore ka lang, attorney. So, there's a time na nagagalit ako sa kanya, lalo na pagod ako, nagtatrabaho ako, tapos pagod ako. Tapos, dahil may mga kaibigan din siya. So, yung anak ko, masayalan din sa pagkain noon. Pag yung mga kaibigan niya, gusto niyang mag-sleep over sa mga kaibigan, ganun, masipag siya. Na talagang lilinisin yung banyo niya, lilinisin yung kwarto niya. Tatanong pa niya, check mo ma, pag hindi pa ano sa'yo, uulitin ko, ganun siya. Pero there's a time na mayroon siyang ano sa bahay, toka, yung gagawin niya. Tapos pag hindi niya ginawa, sasabihin ko, pati mo ginawa? Sabi niya, busy ako. There's a time na maano yung fuse ko, attorney, yung totoong madali ako magalit dahil siguro nga sa pagod, nagagalit ako sa kanya. Tapos, siyempre, sasagutin ka. Lalo kang magagalit, di ba? Tapos, si Joe, ayaw niya mag-interfere madalas. So, nasa in-between ako dahil, siyempre, anak ko si Grendy, asawa ko yung isa. So, pag nagkamali yung anak ko, dinedepend ko siya kay Joe. Pag nagkamali si Joe, dinedepend ko siya kay Grendy. So, lagi ako nasa middle. So, ang akala ni Grendy, lagi kong kinakampihan si Joe. Sabi ko, hindi. Kasi nga, ayaw kong akong maging in-between na yung sigalot ng pagkasama namin tatlo. Pero, nag-ano nga na ko, lalo nung umalis kami sa Italy, mag-11 siya. So, 2 years, naya sa US kami, or 3 years, nung makilala niya ang tatay niya. So, yung relasyon nila, kapag may gusto siya, o si Joe may gustong pabantay ako, kasi madalas may ginagawa ako na hindi ko dapat gawin, tapos papabantay ako ni Joe kay Grendy. Sabi niya, sabi mo sa akin, si mama mo, kung pag nag-shopping, kung magkano yung ginastos niya, ha? Tapos si Grendy naman, sip-sip din yan. Tapos sabi niya, alam mo, si mama, wag mo. Tapos, so, susunod talaga siya. Ngayon, sabihin nito, sige anak, anong kailangan mo? Bilhin ko. Dad, may nakita ako eh. Bibili naman ng isa. Ganito naman yun. Ganyan naman siya sa kay attorney, yung anak ko nag-graduate ng college. May nakuha ang trabaho, Texas. 23 hours driving from Midwest kung saan kami. Wow. Meron siyang Honda na sasakyan. Yun ang ginahapit niya ng college siya. Accord. Maganda naman, pero luma na. Sabi ni Joe, sabi mo sa kanya bumili ng sasakyan, kung alam natin hindi pa niya kaya. I-cosign mo,
hangga't di pa siya magsesettle, tayo magbayad ng sasakyan niya para hindi tayo nag-aalala, baka masiraan pa siya sa daan, babae pa naman, ganyan siya. So sinabi ko sa anak ko, nagtingin kami ng mga sasakyan, eh ano si Grandy nga, mahilig mag-ipon ng pera, yung ayaw kumastos. Nakita yung mga brand new sasakyan, ganyan ang halaga. Ay naku mama, ayaw ko na nga, ayaw kong bumili sa bukay, hindi ako bibili. Eh nag-aalala nga si dad sa iyo kasi baka daw masiraan ka pa. Okay ma, ganito ang sabihin mo kay dad. Sa akin yung sasakyan niya, may sasakyan nga si John noon, Civic na Honda. Sa akin yung sasakyan niya, yung Honda niya, sabi niya, siya bumili ng bago. Kami pang magbabayad. Ikaw na nga ito tinutulungan, kami pang bibili ng bago. Eh, bayad na yung sasakyan nito. Oo nga, pero ayaw ko nga, sabi niya, ma, ang mahal niyan, lalo na, ngayon lang ako magtatrabaho. So sinabi ko sa kanya, ma, wise din yan, sabi niya, ganun sa akin. Ako, tayo pang bibili, tayo na nga tutulong. Kung 2 to 3 years, babayaran natin yung bago siya magsettle. O di 3 years na rin libre yung brand new sasakyan. Yung bike, Binigay yung sasakyan. Sa Amerika kasi, hindi ka naman pwedeng magbigay lalo na kung medyo bago pa yung sasakyan. So binenta niya kasi para kailangan magbayad nila ng tax. Binenta niya ng $1. Nandun sila sa ano para palitan yung plate number. sabi raw ng secretary, hindi pwede yan, $1. Watch me. Sabi niya, anak ko yan, ibig mo sabihin, bebetak pa yan ng mahal. Anak, bigay mo sa akin $1 mo. Nagbayad sila ng tax. Magkano lang yung tax? 6 pennies. Ano, maano siya, concerned siya sa anak ko kasi may mga bagay kaming yung sasakyan niya, yung binenta niyang yun, ako nagbayad, halos sa sasakyan niyang yun. Kasi pangalawang sasakyan niya, yung una, na-aksidente siya. Tapos binili niya to, nag-cosign ako sa kanya. Tapos, nasa college, halos hindi man niya, wala siyang perang pang bayad, no? May makukuha kong sa banko na hindi bayad, yung mga penalty. So tatawagan ko siya, anak, sana sinag mo, sayang yung penalty, $30 din yun. Pag hindi mo kayang bayaran, sabihin mo, para hindi tayo magbayad ng penalty. Nahiya siya sa akin. So sa akin dumarating yung mga bills kasi nakakosayin ako sa kanya. Nakakosayin, so, opo. Ang ginawa ko, nagbabayad ako $320 a month yun. So ako nang nagbayad, hindi ko sinabi kay Joe dahil nahihiya din ako. Dahil responsibilidad kasi ni Grandy yun. So hanggang mabayaran ko yun, tapos binigay ko kay Grandy yung titulo. Pero may mga bagay akong ginawa na hindi alam ni Joe. Tapos kasi may anak ko siya, yung ayaw kong magalit itong isa. Alam ko hindi naman siya magagalit. Pero dahil siguro hindi niya anak, no? Siguro tayo, nasa isip lang natin yan. Yung parang nahihiya ako, ganon. Pero katulad nga na sabi ni Grandy, bago kami sa US, nung dalhin ko siya sa orthodontist, sa dentist, sabi kailangan makita ng orthodontist dahil may underbite siya. Yung braces, opo. Opo, walang choice. Kung hindi, mag-ano kami talaga. Malagyan siya ng braces. Si John nagtatrabaho 12 hours kasi tatlong oras na yung papunta pabalik yung trabaho sa kung saan ang base sa amin. Tapos, uuwi siya, alis siya ng 6 o'clock, uuwi siya ng 6, 7, maligo lang siya, punta sa second. Nakahanap siya ng trabaho para bigyan ng braces yung bata. Kasi yung insurance niya, they only pay so much, hindi lahat. So, ang kulang pa $3,000 back then. Ang laki back mo nun. Then, kahit ngayon, malaki yun. So, natutulog siguro siya 2-3 oras. Dahil kailangan niyang... Pero hindi siya nag-complain. Dahil sabi nga niya, anak niya. Kaya, ginawa niya yun para... Nung sabihin niyang wala kaming pambayad, sabi niya, don't worry, sabi niya, maghahanap. Kasi ako, hindi pa ako nagtatrabaho dahil wala pa akong green card. Sabi niya, maghahanap ako ng trabaho. Don't worry. Naghanap siya. Yun. Awang-awa ako sa kanya kasi hindi siya nagreklamo attorney. Napaka-ano niya sa... Yun, hindi naman niya kadugo si Grandy, pero inako niya responsibility. Alam niyo po, napaka-grateful naman ho ni Grandy
kay Joe at saka sa inyo ho. Kaya lang gusto ko hong malaman yung reaction nyo doon ho sa sinabi ni Grandy doon sa interview niya na nung na-meet niya po yung kanyang tatay ay sobra po siyang umasa na syempre nung teenager daw po siya, eh parang nagkaroon siya ng hope daw po na kapag merong kaguluhan o hindi niya gusto o may tampo siya sa inyo o kayo may tampo siya kay Joe, eh pwedeng-pwede niya daw takbuhan o puntahan yung kanyang tatay. Oo, parang ganun ho yung gusto niyang si Raffy Tulfo, pwede niya daw puntahan. Kaya lang ho, eventually na-realize niya na parang iniiwasan siya nung kanyang tatay. Kaya 'di ba na-realize niya daw ho na baka mayroong mali sa kanya na kailangan niyang baguhin. Ano ho yung naging reaction niyo doon nung naisip niyo na all those years pala ho eh parang umaasa siya na parang magkaroon siya ng magandang connection doon sa tatay niya para malapitan niya sa mga pagkakataon na kailangan niya. Ang unang impression ko doon na towards sa mga ginawa niya sa sinabi niya yun, yung regret ko na nakita pa namin si Raffy. Kasi attorney, kung hindi ko siguro sinabi sa anak ko na buhay ang tatay niya, hindi siguro makikita ni Grandy, hindi siya masasaktan or aasa ng ganoon yung hope na naramdaman niya nung makita yung tatay niya, yung saya na nakita niyang buhay ang tatay niya, yung pagmamahal, yung pag-iidolo na nakita na naramdaman niya sa tatay niya. Pagkatapos yung sakit, nawalan kasi sakit, attorney, I mean to this day. Masakit. Alam niyo, malaking pagsisisi ko na pinakilala pa siya sa tatay niya. Dapat siguro, pinanatili ko na lang patay si Raffy sa mata ng anak ko. Pero hindi ko kasi alam na mangyayari yon. Kaya yung kagabi nung kahapon nung nakikinig ako, attorney, totoo. Marami pinakinggan ko ilang beses ang ano na yun. Yung sakit na nararamdaman niya, parang namanhid na lang siya. Dahil tama po. Throughout these years, all these years na naumasa sa pagmamahal ng tatay niya tapos hindi dumating, gaano kasakit yun, attorney, na abandonahin ka ng tatay mo, hindi ka pa sinisilang. Pagkatapos, for the second time around, may pagkakataon si Raffy to make up sa mga pagkakamali niya sa kanyang anak. Eh, hindi niya ginawa. Gaano kasakit yun sa isang anak, attorney? Yung pag-reject niya na tawagan mo siya, tapos sasabihin niya, busy ka, pagkatapos, pag tinawag mo ulit, wala na, nagbalik na pala ng SIM. Anong iisipin ng bata? Bakit mo gagawin sa bata yan? Anong kasalanan ng anak mo? Di po ba? Masakit, attorney. Akala mo, maramdaman mo, even to this day, attorney, alam ko, sakit na dyan. Dahil, nakikita ko sa anak ko, attorney, hindi siya kumpleto. Hindi kumpleto dahil I'm her mother. Nararamdaman, alam ko yan. Kasi ako, ay parents ako, attorney, kahit mahirap kami, kahit napapalo kami ng tatay ko, dahil, you know, madalas naman ganyan naman dito sa atin, di ba, sa Pilipinas, pinapalo tayo. Pero may tatay tayo. Yung sakit ng sampal at saka nawawala yan, attorney, pero yung emotion, ang sakit nun. Years bago mawala yung sakit na yun. Akala siguro ng tao, mas masarap yung hindi ka masaktan na, mas maganda yung sinampal ka na lang at wala na yung sakit after a while. Pero yung ginawa ni Raffy sa anak niya, na winalang halaga niya pagmamahal ng anak niya, hindi niya alam kung gaano siya kaswerte ang pagmamahal ng anak niya, hindi siya sinumbatan nung na iniwan siya. Tama hindi po. Niya, hindi pa hindi niya siya yun, sinumbatan. Hindi siya sinumbatan, attorney. Ang
ang hiling ng anak ko, yung pagmamahal lang ng ama, hindi rin mukhang pera ang anak ko, attorney. Nakita ko, attorney. Alam niyo ang po, anak, sabi niya nga po sa akin, yung sinabi niyo hindi siya mukhang pera, sinabi niya nga ho sa akin, wala na daw ho siyang pakialam. Kahit may karapatan siya, sabi niyang ganyan, okay lang daw ho sa kanya na hindi niya na daw po ipaglaban. Yun po yung parang sinasabi niya. Kasi nga, parang tama ho yung sinabi niyo, yung parang ang hinahabol niya lang ho talaga eh, pagmamahal tsaka attention mula sa ama na hindi niya sinumbatan. Tapos, ganun pa yung nangyari sa kanya. Ano ho masasabi niyo doon? Doon sa, kahit yung karapatan niya ho, parang dahil ho sa ginawa sa kanya, i-abandon niya na rin daw po yung kanyang karapatan. Attorney, pinag-usapan po namin yan a while back. Sabi ko, legal kang tagapagmana, sabi ko. Kung may mangyayari sa kay Rafi, sabi ko, karapatan mo ang paglaban, karapatan mo. Sabi niya, masabi niya, akala mo ba pagdating ng panahon na yun, may pera pa yan? Sabi niya, dahil siyempre, wala nang mga yan. Bukanin-kanin na yun, nakapangalan sigurado ko, sabi niya. Pero hindi mo rin masasabi yan. Sabi ko, siyempre, may mga ari-arian ang mga yan. Sabi ko, akala ba lahat ng mga anak ni anak niya yan? Sabi ko, may pera yan ang mga yan, kung magkano kinita. Eh, billions ang worth ng tatay mo. Sabi ko, ewan ko, masabi niya. Kasi sa totoo, attorney, katulad na sabi ko, magaling siyang to Disney, attorney, kahit may maganda siyang trabaho, hindi siya bumibili ng mga brand name. Hindi nakatikim mga anak ko ng brand name, attorney, sa totoo lang. Kung may brand name mga anak ko, bigay ko yan. Tapos nagagalit pa sa akin dahil sinisira ko raw yung pera. Alam kong hindi mo ko ang pera ng anak ko, attorney, dahil kahit na malihim siya, kilala ko siya. Nung nag-aaral siya ng college, uuwi sa bahay, maglalaban. Ngayon, kakain sa bahay, tapos kung may tira, ibabalot ko yan. Tapos maglalagay ako madalas $100 sa ilalim ng plato, sa laundry, o kaya sa kotse, kung saan hindi niya makikita, attorney. Kasi pag nakita niya yung pera yun, ipabalik niya sa akin, lagi. Wow. Yung minsan, wala na, gabi na ata siyang aalis, wala na panahon itago yung pera. So nilagay ko na lang siya sa bag niya, sa ilalim ng bag niya. Eh, hindi ko alam na yung susi niya, ahanapin niya na nasa, siguro nasa ilalim ng bag niya. Pag alis niya, maya-maya, yung bag ko naka-open, eh, tinignan ko, may perang $100 doon sa itaas ng bag ko. Sabi ko, ay, patay, nakita niya yung pera. Sabi ko naman, makikita niya yung ayaw ko sana lagay, pero wala na ako, Diyos, kundi lagay sa bag niya. Binalik niya, attorney, yung pera. Kasi madalas nga kung tinatago ko lang yung pera, tapos tawagan ko siya, anak, may pera doon sa floor mat mo sa kotse, kung doon ko nilagay, or doon sa laundry, hindi na niya ibabalik pag tinawagan ko na siya nasa ano na siya, apartment. Pero nakita ko, attorney, ang anak ko, hindi siya mukhang pera. Kasi even now, kapag may pera akong extra, bibigyan ko siya, nagagalit sa akin. Ma, hindi ko naman kailangan yan. Di ba sinabi ko, may pera ako. Kasi anak, sabi ko, lumabas kayong mag-asawa or kung ano. Sabi niya, may pera kami eh. Sabi niya, huwag kang mag-alala sa akin. Sabi ko, lagi naman ako nag-aalala sa'yo. Kasi nga, alam ko, maano siya sa pera. Masirap siya sa pera, attorney. Very, ano siya, saver sa pera. Ngayon ho na na-establish na natin ho at alam naman ho ng lahat at nung na-interview siya na kahit nga ho yung karapatan niya ho eh diyan sa pera, diyan sa yaman ho ay wala siyang pakialam. Bakit ho sa tingin niyo nung tinanong siya noon kung naiinggit siya doon sa mga half brother, doon sa half brother at half sister niya, sinabi niya, "Oo, naiinggit ako ng konti," sabi niya. Bakit ho siya naiinggit sa half-brother at saka sa half-sister niya sa tingin niyo po? Kasi, attorney, kasi hindi naman ho pera, sigurado. Kasi, attorney, hindi mo mawawala sa isang legal na anak. Siya ang legal na anak ni Rafi. And yet, itong dalawang ito, hindi niya talaga, hindi sila legal. Pero, nagagawa nila mag-travel around the world. Nabibili nila yung mga gusto lahat nila. Si Maricel, may collection na mga Hermes bags. Samantalang anak ko, bibili lang kami. Magkano lang ang gagastusin niya para sa bag lang. Pero naiinggit siya dahil
sana nandun din siya na kasama si Rafi sa pamilya or yung mga kapatid niya, gano'n. Hindi siya nainggit sa material na bagay. Nainggit siya yung relasyon na hindi niya naging nakuha sa tatay niya. At itong dalawang ito, kasama ni Rafi, everywhere kung saan sila magpupunta. Samantalang si Grandy, ang gusto lang niya ay makasama ang tatay niya. O mabigyan siya ng attention ng tatay niya. Yun lang. Tapos, hindi pa niya yung makuha. Hindi man siya humingi ng pera. Kaya, bakit hindi siya maingit? Dahil hindi siya nagkaroon ng relationship sa tatay niya. Hindi siya nagkaroon ng chance na makita ng tatay niya. Kung siguro kung pinahalaga ni Rafi yung pagmamahal ni Grady sa kanya, hindi alam ni Rafi kung kano ka swerte siya na meron siyang anak na kapareho ni Grady. Na hindi pera ang habol, kundi yung pagmamahal lang. His loss. Tama po yun, his loss. Ngayon po, ano hong masasabi niyo na although kahit inggit ho siya, sabi niya ho ay indifferent na daw siya sa kanyang biology. Kay Rafi Tulfo, na parang sa matagal na panahon, ayaw niya talaga namang lumabas at makialam. Kaya lang, nung sinabi niya ho na being silent is being complicit, sabi niya hong ganyan, ano yung reaction niyo doon nung sinabi niya yon? Kasi nung lumabas ho siya ng ganyan? Yung lumabas siyang ganito, alam ko ready na siya. Kasi kani earlier ata, nabanggit ko na sa'yo kung sino yung gusto mag-reach out, di ba? Ngayon, nung tinanong ko siya, sabi niya, sure ma, sabi niya, magpapa-interview kay Attorney Bayan, sabi niya sa akin, nung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, okay, sabi kong ganun sa kanya. Hindi ko siya pinilit kasi usually in the past, nung lumabas ako, talagang inaano ko siya, Attorney, lumabas. Dahil ang mga tao gustong marinig from her, not from me. From her dahil siya ang anak. So, ayaw niya. Sabi niya, ma, sabi niya, ayaw kong lumabas dahil I have work, sabi niya. Nagtatrabaho ko, sabi niya, hindi mo alam kasi ang ugali ni Rafi. Masisira ang trabaho ko, ma, sabi niya, yung mga tao around me, they don't know who's Rafi. Rafi is my father. Hindi nila alam na ang tatay ko, senador. Hindi nila alam na anak ako ng senador, sabi niya. At I want to stay that way, sabi niya, na maging invisible sa ano ni Rafi, anong tawag doon, sa relasyon kay Rafi. Ayaw na niyang magbakasakali dahil ayaw na niyang masaktan. Kaya yun ang ano niya, gusto niyang umiwas para hindi na lang siya masaktan. Dahil matagal nang masakit ang loob niya eh. Kaya, Attorney, sa totoo lang, even now, pag pinag-uusapan namin si Rafi, sumasama ang loob niya, nagagalit siya, na-stress siya. Kaya ayaw na pag-uusapan si Rafi. Yun ang dahilan kung bakit. Parang sabi nga niya, parang naging, ano tawag doon, yung peace na siya sa sarili niya. Kung hindi pag-uusapan si Rafi, kung hindi sasabihin si Rafi, masaya siya. Dahil walang Rafi na mananakit sa kanya. Parang naging trigger ho yung, ano, yung tatay niya, o si Rafi Tulfo, ng bad memories niya, o yung mga, yung anxiety niya, yung emotional, psychology. Yung ano niya, yung hindi magagandang pakiramdam niya, parang naging trigger po yung si Rafi Tulfo. Kaya gusto niya hong gusto niyang kalimutan at wag nang pag-usapan. Ngayon po, paano niyo ho nalaman na ready na po siya? Kasi, Attorney, kapag may binabanggit ako sa kanya, pag sinabi niya siya, ma, tapos nakangiti pa yan, alam ko ready na siya. Kasi, Attorney,
itong maraming tao nakaraan na I fought alone. Ayaw kong mag-ano siya kasi ayaw niya. Sabi niya, ma, ayaw ko talaga kasi sabi niya, masisira ako sa mga kaibigan ko sa trabaho ko dahil ayaw ko niya, ayaw ko ma-involve, sabi niya. Kaya ayaw niyang ipakita yung mukha niya even sa mga recent pictures dahil makikilala siya. Ayaw niya yon. Kaya yung alam kong ready siyang this time only sa inyo, attorney, not to anybody na gusto mo interview siya. I don't think she's ready for that. She's ready for just this once. For now. Hindi ko sasabihin na i-close niya yung door. Pero for now, I think she's at peace na lumabas siya ng one time lang. Kaya... Nung lumabas ho siya at nagsalita ho siya at marami nga ho siyang revelasyon na sinabi at yung iba ho ay hindi nyo pa alam, at doon nyo lang natuklasan, nag-usap ho ba kayo pagkatapos nun? Bumaba ako, nakukwento sila na mag-ama. Tumatawa siya, sabi niya, ma, pinractice ko pa naman yung binigay na question na ni attorney, hindi naman pala tatanungin yun, tagal pa nang pinractice yun, ganun siya sa akin. Sabi ko, but you did good, sabi ko, ganun sa kanya. Ayaw ko, hindi attorney, kasi usually kasi nag-uusap kami pag weekend, pag walang trabaho siya. Pero alam ko, kagabi-gabi na, solid na, sabi niya, mama, tulog na ako. Wala kaming time na mag-usap. Kasi attorney, next month, bibisita ka ako sa kanya dahil naka-schedule na kaming pumunta doon para bisitahin siya. Alam ko, marami na naman kami pag-uusapan. Pero yung pagsabi niya doon na masakit sa akin na nung sabihin niya na we're not good enough for him. Sa taas kay Rafi, ang sakit attorney para sa kanya. Naramdaman ko yung sakit ng anak ko, not for me. Pero yung sa kanya na sasabihin na yun na tinapon lang kami, ang sakit no dahil anak siya, tatay niya yun, tatay niya. Nagawa niya ganunin ang aking anak sa na dahil lang sa ano, sa bisyo niya. Sa bagay. Nakakalungkot nga ho yun. Ngayon po, in my defense po, yung mga questions ho kasi na pinadala ko, yun ho yung mga tinanong din ho kasi, nakita nyo naman dun sa comment section ho kasi, yung humingi ako ng mga katanungan na pwedeng, pwedeng matanong sa kanya doon. So yun ho yung mga finorward ko sa kanya. Kaya hindi ko rin ho siya rinehearse kasi po gusto ko ho talaga yung flow ng interview namin, yung natural. At nakita naman ho natin sa kanya na yun, magaling ho siya magsalita, lumabas ho talaga yung character niya. Kaya ang dami ho talagang may gusto dun sa interview niya kung paano yun tumakbo. Ang galing po kaya, niya, Tony. Pagtuwa ako kaya sabi ko. Oo, galing ho siya. May nag-comment nga ho, sabi nila, si Attorney Libayan hindi maayos na interviewer pero ang galing nung well, that's a plus for me. Okay na sa akin kasi kung binuhat niya yung interview, goods. That's my purpose actually. I want her to be comfortable. Kaya naging comfortable naman nung siya doon. So, that's actually negative. Kung siya yung nagdala ng buong interview na yon, that's the very point. Dapat siya talaga yung maging highlight nung interview na yon. So, ito po, nung... Tuwang-tuwa po ako to sa interview ninyo kahapon. It was because of her. Siya ho yun. She's really very smart. Kaya nga, yung sinabi ko sa inyo nung umpisa pa lang, yun ho talaga yung naramdaman. You've raised a really good person. Itong si Grandy po, napakagaling niya. Tapos yung ganun pa, alam niyo po yung parang alam niya ho na siya yung may karapatan, siya yung inabando na, siya yung tao na dapat magalit eh. Pero ni sumbat, ni hingi ng kahit ano, wala siyang ginawa. Tapos yung siya pa ho yung gagawa ng paraan para mahalin siya ng tatay niya, pero siya pa ho yung nabigo. Well, makikita niyo talaga yung character niya kung gaano ho ito kaganda. At syempre, that is also because of you and Joe. Renecognize niya naman ho sa dulo yon. Nagparaya po siya para mahalin siya ng tatay niya.
Hindi, ayaw niyang magalit para mahalin siya ng tatay niya. Pero ano ginawa ng Opo. tatay niya? Kaya nga po, attorney, anong klaseng tao ang ganyan? Tapos gusto ng tao na maging presidente siya. Sariling anak niya, minaltrato niya ng napakasama. Alam po ninyo, attorney, alam ba ninyo na ang anak ko mataray? Hindi po ah. Kwentuhan niyo nga ho kami. Attorney Mataray, noong grade 4 siya, umuwi ako rito, gusto ko siyang kunin. Nasa Italy kami. Ngayon may nambubuli daw, tinransfer siya dito sa Capas noon dahil, ewan ko kung bakit na-transfer dito. And anyway, may malaking babae daw ito, mataba. Lagi siya binubuli, kinukuha yung mga snack niya, gano'n, tapos binubuli lagi. Umuwi ako, tapos sabi ko sa kanya, anak, huwag kang magpapabuli. Kung wala kang ginawang kasalanan, lumaban ka. Di, itong babae na naman daw yung tumisa, itong lagi na bubuli sa kanya. Binubuli na naman, tinulak siya yung anak ko. Napa-atras kasi tinulak eh. Ang ginawa ni Grendel, tinulak yung mataba, talagang malakas. So, napaupo yung bata sa sahig. Tumayo, umiiyak. Susumbong kita kay teacher, tinulak mo ako. Sabi raw yung anak ko, sige, magsumbong ka. Samahan pa kita. Nakita mo yung mga classmate natin? Lahat yan. Nakita nila, ikaw na-una. Alam mo, attorney mula noon, yung nambubuli, hindi na siya binuli. Hindi na siya Ganyan binuli. Siya. Kaya siya ang lagi kong kaagapay, attorney, para sa mga ebidensya. Lagi niyang sinasabi sa akin, masabi niya, nagtatrabaho ko, 30 lawyers ang kasama ko sa floor na yon. Ako lang ang hindi lawyer. Kaya parang ang tingin ko sa sarili ko, bobo ko. Hindi ka bobo kasi 30 lawyers ang mga kasama mo, ibig sabihin hindi ka lawyer. You deserve to be there kasi nga, ikaw lang hindi lawyer, sa kasama ko, puro lawyer. Kasi mga ganito yan. Lawyer sa mga kasama ko, huwag kang mag, ano yun, huwag kang mag, akusan ng walang ebidensya, ma. You always have to have evidence para mag-akusa, sabi niya. Dahil, hindi ka paniniwalaan ng tao kung wala kang ebidensya, sabi niya. At saka sabi niya, madali kanilang didemanda, sabi niya. Kaya, laging siya ang nagbibigay sa akin ng advice kung anong madalas kung anong gagawin ko kasi nga ikaw abogado ka, di ba sabi attorney, kung ikaw ang nag-aano na nag-aako sa ikaw ang mag-ano ng ebidensya, hindi sila. Ebidensya. Ganun ang ginagawa ni Rafi. Ganun. Pero matara yung bata. Kay Rafi, magkita sila, attorney. Wala panalo si Rafi. Kilala ko ng anak ko, attorney. Babae siya, pero kaya nga sabi ng mga kapatid ko nung pumunta si Rafi doon, dati nandun si Grandier. Buti hindi sila nagkita. Dumulas ang dila ako, nagalit siya sa akin nung sabihin ko, sinabi mo sa kanya kung ano yung state ko? Tapos si Rafi nandun. Pero kung bakit nandun, ewan ko siguro, he was hoping makita niya yung anak niya. It was only 5 minutes away from kung saan pumunta si Rafi. Anyway, sabi ng mga kapatid ko, te, sabihin mo sa pamangkin namin, si Rafi lagi siyang may dalang mga cameraman. Sabi niya, hindi siya umalis ng mga cameraman. Yung ano niya, sabi niya, yung fuse niya pagdating sa tatay niya, sabi niya, sabihin mo sa kanya, kontrolin niya. Dahil pag nakita nila kung gaano katara yung anak mo, sasabihin pa mga tao, kasalanan niya, kaya pala iniwan kayo ni Rafi. Sabi ko, ano pa kailan ko sa kay Rafi ko anong isipin ng tao? Hindi yun, te. Alam mo na mga Pilipino, iba yung utak nila, sabi niya. Kasi attorney, hindi siya atrasa ng bata. Hindi siya atrasa ng bata. Yan ho, maganda. Eh, ito pong ano, marami ho kasing nag-aakusa din dito. Siyempre, nawala rin ebidensya na kailangan din ho natin klaruhin. Na sinasabi po nila na ito daw hong paglabas niyo tsaka paglabas ni Grandy po ay politically motivated. Ngayon, gusto lang ho nating iklaro siguro at sabihin niyo ng tapat at totoo. Clearly sa mga tao, kung meron ho bang politika o politiko na nagba-back up ho sa inyo dito sa mga pinaglalaban niyo ho para sa pamilya niyo.
wala pong nagaano sa amin dito na walang politiko politiko rito na involved sa paglabas namin ng anak ko. Ang pinaglalaban po namin rito ay ang ginawa sa amin ni Rapi na unfairly sa aming mag-ina. Ang hustisya ang hinihingi namin na makamtan dito. Pero walang nagbayad sa amin. Napakaaga pa para sa politika na yan. Kaya ewan ko kung bakit yung mga tulfonatics ang laging nagbibintang ng mga ganyan. Pero wala pong mga politiko. Ito ay sarili naming ginusto ito na sabihin kung anong naramdaman namin para sa inyong puon na si Rafik Tulpo. Kasi yung puon ninyo, saksakan ng sinungaling, sana magpakalalaki siya para harapin kami mag-ina na kanyang ay nagrabyado. Dahil kami, sarili niyang pamilya, kinawawa kami. Yun lang masasabi ko sa inyo. Ito po, para mas klaro din po, marami na ho, o may mga kaso na ho kayong final kay Rafi Tulfo po. Pwede nyo ho bang sabihin sa amin kung ano yung pinakaunang kaso na final nyo sa kanya noon? Para makita ho natin kung politiko na siya noon o hindi pa. Hindi pa siya politiko, attorney. Yung una kong final sa kanya, bigamy. Bigamy, anong taon ho po ito? 2019. June 10. So malayo pa ho dito, nung panahon ng 2019, sinasabi niya pa ho na wala siyang planong tumakbo sa politika, di ba po? Kasi 2022 po siya tumakbo. Tumakbo. Opo. Oh, 2019. Okay, bigamy po. Ano ho yung status ng bigamy ngayon? Nasa DOJ, pati yung Bausi. Nasa DOJ. Pati yung, under... So ibig sabihin po, kasi ho, bilang isang abogado, at i-disclose ko, hindi po ako yung abogado niya nung panahon na yon. Yung bigamy ho, yan yung pagkakaroon ng dalawang kasal. Tapos, ilan ho ang kasal na nakita nyo doon sa Senomar po ni Rafi Tulfo? Dalawa. Tatlo. Tatlo. Ako, tsaka dalawa kay Jocelyn. Sa'yo, tsaka dalawa ho kay Jocelyn. Yun ho, dito sa Pilipinas lang yon. Pilipinas yun. Ito so, yun ho yung basihan ng kaso nyo? Opo. Ngayon ho, ano hong nangyari doon sa prosecutor's office? Obviously, dahil pumunta sa DOJ, na-dismiss po yun sa prosecutor's office. Tama po ba? Tama. Hindi nila sinabi hindi bigami. Ang sabi nila prescribed dahil sira pinilagay doon na early 1990s, alam po ng kasal siya kay Jocelyn. Okay. Sige, wag na ho na siguro tayo pumasok sa merito ng kaso. Ngayon, pagkatapos niyan, so yun ho yung pinakauna. Siguro wag na ho na tayong pumunta dun sa mga ibang kaso pa. O kaya, nabanggit nyo na rin yung Vauci. Yung Vauci, ano naman ho nangyari doon? Sa Tarlac kasi nanalo ako doon. Hand siya ng cost, yung probable cost. May probable cost, opo. Opo. Tapos, hindi kasi sumasagot si Rafi doon. Tapos naghabol sila ng tawag doon yung parang pinabuksan nila yung kaso. Ganon. Nag-MR sila? Motion for reconsideration? Opo. Opo, yun. Tapos yun, binuksan, nag-inhibit yung prosecutor sa Tarlac. So nag-inhibit yung prosecutor na nag-find ng probable cause in your favor? Pina-inhibit nila? Yung ano nila, yung chip nila. So, dun sa mga nanonood natin na mga hindi masyadong alam pa na bagong kabatas natin lang, pag pina-inhibit po ang isang tao na gagawa ho ng isang resolution o kaya decision, ibig sabihin, pinapadipat po sa ibang tao yung paggawa ng decision. Usually ho, katulad na nangyari dito kay Ma'am Julie po, nakakuha kasi siya ng favorable na resolution doon sa prosecutor na unang may hawak doon sa kanilang kaso. Ngayon ho, nung nag-file ng motion for reconsideration, itong si Rafi Tulfo, pina-inhibit po yung tao na pumabor kay Ma'am Julie. Tama po, di ba? Yung chief nila ang nag-order na mag-inhibit. Yung chief nila nag-order na mag-inhibit yung dating prosecutor na pumabor sa inyo. Opo. Ngayon ho, saan ho napunta yung kaso? Pumunta ng San Fernando. From San Fernando, sabi nila, magra-rapol yun sa Pampanga. Nakarating ng Bulacan.
nakarating ng Bulacan, tapos nung nasa Bulacan po, anong nangyari? Inano ng ano doon ng piskal na nag-side kay Rafi yung anong tawag doon, resolution na ano, dismissed. Well, resolution, walang probable cause. So dinismiss po, kaya inapilan nyo ngayon. At ano ho yung status okay. ngayon? Pending po sa DOJ pareho? Nasa DOJ pareho. Okay. Yan. So, alam nyo, gusto ko lang ho naman ipakita sa inyo kasi dito sa mga nanonood na, lalong-lalo sa mga Tool Fanatics at saka syempre dun sa part ng Ampalaya. Kasi nga ho, nung lumabas ho si Grandy, sinabi nyo sa akin, nagbabasa ho kayo ng comments. Ang dami hong nagsasabi dun at isa rin ho sa mga pinakasikat na comments dun ay yung pagiging o pagtakbo ni Rafi Tulfo ng presidency sa 2028 tapos maagang pamumulitik ito yung nangyaring ito. E samantalang po, nung wala pang intention si Rafi Tulfo na tumakbo ay may mga pending cases na. Kaya doon pa lang ho, wala nang ano. Wala na hong basihan yung sinasabi nila na politika lang ho yung inyong grounding kung bakit ho kayo lumalabas dito. Ngayon po, we are going towards the end. Siguro, meron ho ba kayong gustong sabihin? Tapos dun sa mga sa comment section naman, kung may gusto kayong itanong, siguro pwede dating ipahabol. Kayo po muna siguro, Ma'am Grandy, ano hong gusto nyo sabihin kay... Ay, sorry, Ma'am Grandy. Ma'am Julie, ano pong gusto niyo sabihin kay Ma'am Grandy? Anak, I'm very proud of you sa interview mo kahapon. Talaga, na-amaze ako kung gaano ka kahusay sumagot sa mga tanong ni attorney. I love you. Sana lagi kang masaya at sana manalo tayo sa ano natin, sa cause natin. Yun lang po. At, ano naman masasabi nyo kay Joe po na talagang pinunan naman ho lahat at sobra-sobra pa yung pagiging magulang at asawa ho sa inyo? Well, honey, I know you're watching. I love you like a little puppy. Like yung sinasabi sa kanya eh. So thanks a lot with all your the hard times and good times and the support that you have given us. Thank you. Okay, sige. Ito po, kuha po tayo ng mga last questions lang. Ito, galing kay Paco, sabi niya, totoo po bang ang pinakamabait daw sa pagkakapatid ay si, ano, si Lolo Ben, si Ben Tulfo po? Ano sa tingin niyo sa kanila magkakapatid? Totoo po ba yan? Pinanood ko hindi si naman ho yung mabait. Pinakamabait lang. Hindi ibig sabihin mabuti. Sige, sige. Bigay na natin. Basta mabait. Sige po. Pinanood ko si Pao kagabi. Sabi niya, yun na rin daw ang tatawag niya. Hindi na Lolo Ben, kundi Tito Ben. Na dahil yun tawag daw ng anak ko kay Tito Ben. No comment pa ako. Sorry ha. Kasi hindi ko na-meet si Ben eh. Sorry. Mm-hmm. Wala. Pasensya. Pasensya ka na pa ako. Anyway, yun na lang ho. Wala naman na ho kung nakikitang tanong. Maraming salamat po sa oras nyo, Ma'am Julie. Well, thank medyo you magdadalawang oras na tayo. Okay. Napuyat ko na ho kayo. Me. Tapos, it's my pleasure po. It's our pleasure ho dito sa batas natin. At alam nyo naman ho, dito sa batas natin, kung gaano namin pinapahalagaan ho yung contribution nyo rin doon sa mga tulad nga ng sinabi nyo na pinaglalaban natin na katotohanan. Saan po? Sana po. At asahan nyo ho. Apo, sige po. Sana po, huwag matulog ang batas. Sana po, may mga magising na mga hostesya dyan, mga ano na tumulong sa atin para lumakas lalo ang batas natin. Para at least yung mga... Ito ho, si. Sige po, tuloy niyo po. Para at least yung mga nawawala ng pag-asa sa ating batas ay magkaroon ng lakas ng loob na laging gamitin ang procedure ng ating bayan. At least hindi natin sasabihin na ang batas ay ang justisya ay para lang sa mayayaman. Dahil ako naranasan ko ito, mayaman si Rafi Tulfo. Ang mga kasong pinatok sa kanya palaging talo dahil malakas siya, di ba? Pero sabi nga ni attorney, huwag tayong mawala ng pag-asa. Makaka-score din tayo one of these days. Ito po, si Kayo.
May question po, Ma'am Julie, mahilig po ba magbasa at magsulat si Grandy or may diary po ba siya dati? Ay naku, ba't mo na naman kayo? Yes. Aha. Nancy Drew. Spy po yata yan si Kayo. Nancy Drew. Ang na-addict siya dyan, nasa Italy kami, puro Nancy Drew. Araw-araw bumibili, isang araw lang yata yung 10. Nabasa lahat tayo lahat yan. At saka ang ganda ng handwriting niya, Kayo. Magsulat, akala ko maging writer ang anak ko, Kayo. Gumawa siya ng 13 years old siya. Wala pang 13. Kahit na medyo mapahaba tayo ito ng konting minuto pa. Ang ganda ng istorya, attorney. Yung sulat niya, napaupo ako. Parang nagbabasa ng libro. Ang ganda yung mga, lahat ng mga detail ng libro. Tapos, nawala yun. Mahaba na yun eh. Sabi ko, anong nangyari sa books na? Sabi ko, i-publish natin yun. Sino kaya magpapublish? 13 lang ako ma. Pero totoo yung Kayo. Ewan ko paano nalaman ni Kayo. Yeah, baka pareho sila. Ito, mayroon pa akong pahabol kay I Am Shanwin. Ma'am Julie, naisip niyo po bang magtayo ng foundation to help women legally who experience the same po with you? If I hit the lottery, the Tulfo lottery, I will. That's a promise. And hindi ako nangangako siya. Ay, hindi ako nangangako, but that is my promise. To help the people, yung mga nangyari sa amin, kapareho ng nangyari, yun ang priority ko. Yun. Well, alam niyo po, dito naman, well, siguro we can do that in the future. Kahit siguro hindi tayo kumita ng ng lottery kapag kapag kunwari yung community natin medyo tumatagtatag na, siguro yung mga kinakasuhan ng slap suits po ganyan. Tapos yung ako, mga Tony. Yung mga women who experience the same thing as you, na alam niyo ho kung kalaban ay malalakas na tao, kahit ho doble na nga yung kasal doon sa hindi pa rin papasok. Anyway. Diyan, attorney, sasali ako sa, yan. Pangarap ko, pero katulad ng sabi ko, kumusta tayo mag-ano, attorney. Yeah. Ano ho yan? Baby steps, baby steps. Maraming salamat po, Ma'am Julie, mga kabatas natin, tsaka sa nanonood na almost 7,000 po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, tulad na lagi ko po sinasabi, sinabi rin ho ni Ma'am Julie, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kasi alam ho natin kung ano talaga yung kalagayan natin ngayon. Hindi naman natin dinideny yun sa batas natin. Pero syempre, yung mga dapat baguhin, kailangan ho nating baguhin. Nakita Amen. Nyo naman ho si Ma'am Julie kung gaano ho siya lumalaban. Na hanggang ngayon ho, alam niya kung anong klaseng laban meron siya. Pero tignan niyo po kung gaano pa rin siya taas noong nakatindig. Despite of everything na dinaanan niya. So Ma'am Julie, naging inspirasyon ho talaga kayo sa aming community. Although sinasabi niyo na nahirapan talaga kayo, it doesn't show in your face. I know you are with good people there. Attorney, even if you are fighting that battle, you're behind me, that's why. Yung paninindigan mo na lumaban, kaya ako lumalaban. Dahil kung kayo po ay aatras na sa laban natin, aatras na rin ako, syempre. Dahil you have to have foundation para lumaban. So my foundation is you dahil you're my lawyer. So kung wala po kayo yung paninindigan ninyo, syempre po mawawalan din ako ng pag-asa. Kaya saludo po ako sa inyo, attorney. Sana patuloy kayong yung ginagawa ninyo, patuloy ninyo, ipagpatuloy ninyo para makarating pa sa marami nating kababayan ang mga ninyo, ang mga pinaglalaban ninyo natin. Well, I don't want to take the credit talaga ho. Kasi hindi naman ho talaga yung ako yung naging unang lawyer nyo nung lumaban ho kayo nung umpisa pa lang. Kumbaga po, parang nagsalubong na lang tayo sa finals. Parang ganun ho. At ito ho, mga tao dito, asahan nyo ho, itong grupo natin, itong batas natin, ito ho talaga yung kasama natin sa finals. And
na nakikita na. Salang salaho yung community natin. Kaya I'm very thankful for you po. Thankful ako kay Grandy. Well, sa mga kabatas natin, sa lahat ng mga small vloggers, maraming salamat po sa inyo. At syempre, magpapaalam na po kami. Maraming salamat sa inyo. At tulad doon ang lagi namin sinasabi, matulog po tayo ng Mimbing dahil alam natin na natutulog ng Mimbing, siya yung lagi panalo. Paalam po, pansamantala. Paalam! Thank you, Tony.